siya. At ito nga lang guys, yung mga tindang isda dito sa palengke ngayon guys. So dito ni Boss Madam nyo guys. Kaya naman hindi natin pwedeng hindi tayo bibili ni... So ayun guys, ngayong araw nga ay patatlong araw na natin dito sa Oriental Mindoro. Kung makikita nyo nga guys, ay talaga namang wala pa rin tigil ang ulan dahil nga ng bagyo. Kaya napagpasyan na nga lang muna namin yung lakuya na mamalingke. Dahil ang plano nga natin dapat ngayong araw guys, kung walang bagyo, ay mag-iilog tayo sa bayan ng Bako. Kaya ayan guys, habang nasa biyahe nga ay nagmasid-masid na rin kami ni lakuya dito kung anong naging epekto ng bagyo dito sa bayan ng Calapan. At mabuti na nga lang din guys, dahil wala namang masyadong epekto ang bagyo dito sa bayan ng Calapan. At ang labis nga lang na naapektuhan guys ay yung schedule at mga plano natin guys. Dahil limitado nga lang yung bakasyon natin dito guys. At nagkataon pa na binagyo naman. Kaya ayan guys, naghanap na nga lang muna kami dito nila kuya ng pwede nating lutuin ngayong umaga. Para may pang breakfast tayo guys, para pagising ni Boss Madam nyo ay makakakain na rin kaagad siya. At ito nga lang guys, yung mga tindang isda dito sa palengke ngayon guys, so o konti lang. Dahil nga sa binagyo daw, wala daw nag-deliver ng isda ngayong araw. Kaya bumili na nga lang kami dito guys ng pang prito at saka pang sigang. So, ako ang pamilihan ng Oriental Mindoro, gano'ng kaganda. So, ulit. Kumain muna dyan, labas nipin. Para na sa mall. Para na sa mall. At pagkatapos nga naming mamili guys, ay umuwi na rin agad kami. Para makapagluto na ng almusal guys. Dahil ang plano na nga natin ngayong araw guys, ay pupunta na lang tayo sa Nauhan, sa bahay ng mama ko. Kaya ayan guys, pagbalik nga namin dito sa bahay, ay niluto na rin nila kuya itong mga pinamili namin. Para makabiyahin na rin kami guys, papunta sa Nauhan. Pero syempre, bago nga tayo dumiretso sa bahay ni mama guys, ay dadaan muna tayo dito sa Kanubing. Dahil dito nga may nabibilhin ng talaba. At ito nga ay paborito ni Boss Madam nyo guys. Kaya naman hindi natin pwedeng hindi tayo bibili nito. Dahil talaga namang nasa Maynila pa lang kami guys, eh request niya na yan. Kaso nga lang guys, ay maliliit daw ang talaba ngayon. Dahil wala daw nakapanguha ngayon guys. Dahil mataas nga daw ang tubig. Pero ayos nga lang daw yan guys kay Boss Madam nyo. Kahit maliliit yan, di niya palalampasin yan. Kaya ayan guys, pagkatapos nga mamili ni Boss Madam nyo ng talaba dyan, ay bumiyahin na rin agad kami papuntang Nauhan. Kaya nga kung makikita nyo guys, yung mga tracking dito sa kaliwa namin ay napakahaba ng pila. Sila nga pala yung mga na-stranded guys dahil wala nga palang biyahe ang barko ngayong araw. Sobrang haba nga pala guys ng pila ng mga truck na yan. Mga babiyahe papunta sa Maynila sa iba't ibang lugar guys. May mga dala silang mga produkto galing dito sa amin sa Oriental Mindoro. Talaga nga namang ang daming naabala ng bagyong ito. Kaya ayan guys, maya maya pa nga ay nakarating na kami dito sa Nauhan. Kapag nakita nyo nga guys, yung ulo ng kalabaw na parang giraffe. Ayan na nga pala, palatandaan na nasa Nauhan ka na. At hindi na rin naman nga kalayuan dito guys, ang bahay ng mama ko. Kaya maya maya pa, inarating na nga namin ang papasok dito sa kanya. At kung mapapansin nyo nga guys, ay sobrang lawak nga ng mga palayan dito. Dahil ito nga pala guys, ang pangunahing kinabubuhay, pinagkakakitaan ng mga taong nakatira dito guys. Kaya talaga namang napakasarap din tumira dito guys. Dahil bukod sa tahimik, ay talaga namang probinsyang probinsya at napaka-fresh ng hangin dito. At hindi rin naman kalayuan dito guys sa kanto ang bahay ng mama ko. Kaya maya-maya pa ay nandito na nga kami guys. Nakarating na kami dito sa bahay niya. Kaya pagpasok nga namin dito guys, ay nagbabaan na rin agad sila na parang mga celebrity. Siya nga pala yung mama ko guys. O diba, naka-slowmo. Napakagaling kasi nang nag-video nito guys eh. Kaya ayan, pinas-forward ko na para makita nyo guys yung mga kasama natin dito. Yung mga kasama nga natin dito guys, yung mga kasama din natin nung nagdagat tayo pero hindi tayo natuloy sa pulo. Sino kayang may balat sa puwet sa mga to guys? Hulaan nyo kung sino. Talaga namang minsan na nga lang magbakasyon ng Kuya Janus nyo ay binagyo pa. Pero bago ko nga pala makalimutan guys, maraming salamat nga pala sa tito ko na nagpahiram sa atin ng van. Kaya ayun, shoutout sa'yo Papa Uben. Thank you very much. Love you. Kaya pumasok na nga agad kami dito sa loob guys dahil talaga namang umuulan-ulan pa rin. At hayaan nyo rin nga palang itur tayo guys nitong utol kong babae. Ito nga palang bunso namin guys. Manyo. Asyan. 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 Hey, ang lupit ng house tour mo, Neng.
Kaya ayan guys, pagkatapos nga ni Ining mag-house tour dyan, ay inisikaso na rin agad nitong mga kasama natin, itong pork belly. Nalilitsunin natin mamaya guys. Kaya naghugas na nga agad ng kamay si Aling dyan guys, o gamit yung patis. Dahil yan nga daw guys yung talagang magpapasarap dyan. At saka para malambot daw. At saka sobrang lutong daw talaga ng balat niyan guys kapag naluto. Ang lupit mo boy! At pagkatapos nga nilang lagyan ng ricado yan guys at itali dyan sa kawayan, ay dinala na rin agad nila ito dun sa paglulutuan natin guys. So ayun guys, ito na natin lulutuin yung pork belly. Ito na natin sasalang. Dahil mas maganda daw yung lutuan dito. Dati kasing katayan ng kambing to. Malaki yung kawa dito. Chef boy! Alright! So ngayon guys, magkakaroon tayo ang pag-ibig ng belly. Kaya ayan guys, habang inasikaso nga nila kuya yung paglulutuan ng pork belly natin, ay nag-ikot-ikot muna ako dito sa bakura ni mama. Talaga nga namang napakaraming prutas at gulay dito guys. At ito nga pala ang kagandahan dito sa probinsya. Basta masipag ka lang magtanim at mag-alaga ng mga halaman at gulay, ay siguradong may aanihin ka at hindi ka magugutom. At maya maya pa nga guys ay naisalang na yung pork belly natin. At syempre ito naman sila boss madam nyo, ay nilantakan na agad nila yung talaba na binili namin kanina. Kaya kung makikita nyo nga guys, itong tuwa na si boss madam nyo dyan. Happy time na naman ang boss madam nyo. Solid. Oh my god. Sharp yarn. Kuya, ang bato. Nasabi ko, malayo ang hospital din eh. Solid. Talaber. Uy, Ate Ming, tama na. Maawak sa sarili mo. Pag ikaw nadala na naman sa hospital. Tama na. Tama na. At ito nga si mama guys, so busy at magluluto nga daw siya ng tinolang manok. Dahil alam nyo guys, hindi nga kumakain si boss madam nyo ng baboy. Kaya ayan guys, habang busy nga silang lahat sa pagluluto, ay nagpapawis nga muna pala ako dito guys sa napanggandang pot ng pinsan ko. Yano season may hawak ng bola, lumay up for 2 paso. Kaya nasa kanya naman ang bola, naglalaro ng walang kaalapan. Tumira na para palaka. Good for 2 points. Kaya ayan, hindi pa nga siya nananawa. Nagdi-dribble, kumakalog pati ang chan, tumira. Oh no good. At pagkatapos ko nga maglaro guys, naligo na rin agad ako. At binalikan ko na nga sila kuya dito. Chinek natin kung luto na ba yung lechon belly. At pagbalik ko nga guys, ito na. Luto na nga itong lechon belly natin na tumusok-usok pa guys. Tingnan nyo naman, kulay pa lang ng balat ay talagang crunching-crunchy na. Kaya dinala na nga rin kaagad namin yan dito guys sa may terrace. Dahil dito na nga kami pepesto mamaya guys at dito na rin kami kakain. Kaya kumuha na rin nga si Allen guys ng daon ng saging dito sa kapitbahay namin. Wala namang may-ari guys, pero nagpaalam naman daw siya dun sa puno. Kaya ayan nga guys, nilatag na rin agad nila yan dyan sa lamesa. At para matikman na rin natin guys kung anong naging resulta nitong paghuhugas ng kamay ni Allen dito guys. Check. Ah. Uh-huh. Ah. Lagi ko kami. Sarap. Kamusta yung lasa? Ah, sarap. Kaya ayan guys, pinaghiwa na nga agad ni Utol Jeric yan dyan na parang giniling. Alam nyo na ang kasunod niyan. Ay di shot puno na. At kinabukasan nga guys ay medyo mainit na. Kaya nanguha na lang si kuya tsaka si Pinsan Mac ng mga prutas at gulay na pwede naming dalhin sa Maynila. Kaya ayan guys, kung kailan naman gumanda ang panahon ay tamang tama naman sa schedule ng pag-uwi natin. Dahil ngayong araw nga guys ay babalik na tayo sa Maynila. Kaya talaga namang nakakapanghinayang din. Dahil wala tayong nagawa sa mga plano nating puntahan. Pero okay lang, marami pa namang susunod na pagkakataon. Ang mahalaga ay nakasama ko rin yung mga kaibigan ko at yung mga mahal ko dito sa Oriental Mindoro.
Kaya babawi na lang tayo guys sa susunod na bakasyon natin dito. Kaya ayan guys, hanggang dito na lang ulit ang video natin dito sa Oriental Mindoro. Maraming maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta at sa mga nanonood ng videos natin. At huwag kayong mag-alala guys, dahil palagi ko kayong isasama sa mga lugar at mga adventures na gagawin pa natin in the future. Kaya ayan guys, hanggang dito na lang. Love you!